Hello mga kaprobinsya, magandang araw sa inyo. So nandito na po tayo sa ating manukan ngayon. At i-update ko po kayo sa ating baka. At magpapakain muna tayo. Tingnan niyo mga kambing natin, oh. Ang cute nila tingnan. Yung apat natin ng kambing ng mga itoy. Pinagkawalan natin yung turo para yung mga inahan natin ng kambing madali lang sila magpakasta. Tingnan niyo po ang cute ng ating mga kambing. Si Ivana at si Kabang hindi pa nakapunta sa ibaba. Eto! Si Jigo! Ang lakas ng tumakbo! Jigo mga kapabidya ko. Isang linggo na si Jigo ngayon. Takot si Cardo. Biyaan na ka. Ay mga kapabidya. Dali. Alam niyo mga kaprobinsya, nang nakatingin ako sa aking mga alagang kambing, nakangiti ako. Hindi na nakahintay. Ibana mga kapabidya, oh. Tingnan nyo ang tindig niya. Ay, Ibana. Ang cute mo. Tingnan nyo po. Wow, ang haba ng kanyang mga paa. Si Kabang. Kabang! Ang laki ni Kabang. Yung puti natin ng kambing para magpakasta na rin. Pero yung mga manok natin dito mga kaprobinsya, kundi pa. Hindi pa tayo nagpakawalan ng mga sisiw. Ang cute tingnan ng mga kambing na maliit mga kaprobinsya. Ang saya-saya panoorin. Nakatanggal ng stress. Yan po ang nanay ni Ivana at ni Kabang.
mga kaprobinsya. Ito na po ating baka ngayon, oh. Gumaling na. Tingnan niyo po. Very good, si Bika. Thank you, Bika. Salamat po. Si gumaling lang siya. Pero nagtanong tayo sa isang kaibigan natin na isang veterinarian, yung pagtusok sa ilong ay walang kinalaman sa hindi niya pagtayo. Kasi dito sa amin ngayon, maraming mga baka na ganun din ang sakit, hindi makatayo. Pero mas buti lang agapan natin agad ng gamot. Kasi pag hindi natin agapan agad, ang mangyayari sa ating baka, siguro mamatay. Katulad sa kalabaw nila ni Cham Cham, na hindi naagapan agad ng gamot, hindi lang namalaya na patay na. Yung tinday ng ilang kalabaw, hindi maka... Kasi tinday pa ang kalabaw nila, siguro na gugutom siguro. At ngayon po mga kaprobinsya, magkuha tayo ng pagkain nila. At doon sa kabila kami magkuha ng pagkain. Nanghingi kami sa may-ari ng tubuhan na magkuha kami ng damo sa kanilang tubuhan at ibigay natin sa ating baka. Sama natin si Ferlan. Ilagay muna natin dito si Bika. Yung ilong niya mga kaprobinsya, yung tusok niya, hindi naman masakit kasi hindi naman masikip yung tali niya. Malaya lang gagala-gala. So pag hatak natin sa kanya, yung ilong niya, hindi masakit. Kasi alam naman natin na pag idiritso natin agad sa ilong, masakit agad. Hindi pa naalim ang sugat. Daming damo. So, nagpaalam lang tayo sa may-ari na magkuha tayo kasi mahirap naman pag hindi tayo magpaalam. Pero ang gagawin namin, bubunutin lang namin, hindi namin putulin agad para pag tanggalin nila, hindi mahirap. Yung pag-alaga ng hayop, kailangan may sipag at tiyaga tayo. So, pag ganitong style, hindi tayo mapagalitan kaysa putulin natin agad. Pag sila na magtanggal, ang mangyari, mahirap na. Kasi wala na silang hawakan. No, tingnan niyo po, napakarami oh. Palagi may ulan dito sa amin ngayon mga kaprobinsya. Tingnan niyo po oh. Pero mas mabuti kasi hindi mainit. Sino mga nakaranas ng ito na magkuha ng pagkain para sa mga alagang hayop na sa tubuhan? Anong klaseng damo yan? Bungkal ang tawag dito sa amin. Ah.
Si King, sumama. Ay, dako daw. Napakalapit lang dito sa amin mga kaprobinsya, oh. Nasa kabila lang. Ayan po. Alam niyo mga kaprobinsya, napaka-expert ko sa mga ganitong trabaho. Para marami tayong dala, ganito po ang gawin natin, oh. Ito po, oh. So, yung isa ko, marami ang masilid natin. Kasi pag ganito lang, dati, nang bata pa ko, pag magpastol kami ng kalabaw at may mga pagkain, ito po ang gawin namin. Sunod sa sako at dito at ikarga sa kalabaw para pagka tuwing gabi may makakain sila. Kasi pag yung bukag lang, yung basket lang ang sundan natin, napaka konti lang ang makuha natin, mapuno agad. Pero sa ganitong style, kameraman, ha? Marami ang madala natin basta ganito. Maraming salamat po ni Nong Rony Marcos na pinayagan tayo dito na magkuha ng pagkain ng hayop, pagkain ng baka, kasi sa kanya po ito. Kapitan, oh. Kap!
Saan ka naman pupunta, Kap? Boss! Kapel ko! Dali, dahil ang pagkakon nila eh. Si Nana ay papunta sa syudad, mga kaprobinsya. May issue na naman? May meeting na naman yung mga kapitan. Ay! Pacquiao! Pacquiao, Nay! Sublaan ko! Nay, dagad? Ano, barakante! Hello! Ito po, ibigay na muna natin sa ating baka. Ito ay para sa ating mga kambing. Inutol natin para walang masayang. Luluto si tatay. Swerte tayo sa ating baka, mga kaprobinsya, kasi napakalakas kumain. Kahit anong dahon na ibigay mo, kainin niya. Kahit binigyan tayo niya ng kaba noong nakarang araw. Ibana at si Kaba. Ibana! Si Ibana! Ang pagbigay ng pagkain sa kambing, mga kaprobinsya, dapat ibilad muna natin sa araw, pero hindi na natin nabilad. Maganda yung binutol natin, mga kaprobinsya, para
makain nila lahat. Pag hindi natin pinutol, ang kakainin nila yung dahon lang. Tituro, hindi nakalapit dito. Gabit pa siguro si Turo at yung puti nating kambing. Pangalan sa ating kambing na itim, sa mga baguhan dyan, siya po si Ivana. Lagyan natin ang uling ng rice hull mga kaprobinsya para iwas amoy tayo. Pinapawisan na tayo. Ang aga pa. So pag medyo marami na yan, pwede na yung kunin at i-abono sa mga pananim or hindi? Pwede. Sa may rasal ng amoy. Parang ganyan yung ginagamit ng mga laki pulte, di ba? Tapos iwas lang ako pa. Iwas lang ako. Kasi parang makutuyo siya pag may rasal. Ubus agad mga kaprobinsya yung binigay natin. Lakas kumain. Nabi ka. Walang tigil ang trabaho namin dito mga kaprobinsya. Pagkatapos ating kulungan ng baboy, may kulungan pa na ang kambing at saka yung binabalik natin na maliit na kulungan para sa mga manok na 45 days. Marami pang trabaho. Pero ang pinakamalaking trabaho ito, pag-harvest ng mani. Sana may laman para hindi masayang yung pago natin. Malaki ng palya ni tatay, oh. Ang piro yung iba, nasira, oh, sayang. Dahil siguro sa balot na napakahigpit. Mas mabuti pa na walang balot. Punta naman tayo sa kabilang dako. Ang mga dahilan kung bakit matagal natapos yung kulungan ng baboy. Malayo pa yung kulungan natin. Kailangan pong buhatin yung mga materyales. Tapos napaka putik pa, napaka dulas. Thank you.
Kaprobinsya mag-ingay. Pag makakuha na sila ng dahon, itong mga pabo, tumatakbo sila. Ayan. Nagtatakbuhan. Kaprobinsya, kainan naman. So, ito po ating kanin ngayon. Kanin na mais. May paksitay isda. May kinason. Dinagang kinason, tinula. At ito pa. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. Masarap mga kaprobinsya. Okay lang ito ba? Basta si tatay magluto. May nagtatanong sa'yo kung available pa ba? Mayroon akong buwan, no? Hmm? Mayroon na. Ah, pero single pa? Pero may shoot-up na? Hmm. Ay, boy. Ang sakit naman pakinga. May shoot-up na daw siya mga kaprobinsya. So wala nang chance? Wala nang na chance? Wala na. Wala na. So mag-hike ka lang sa kanila? Hello. Mahihain.
Okay, brother, mo wagas ba? Ha? Salamat. Thank you very much. Kasi ba? Okay. Bulan maka yos-yos. Naik ka kulit. Ha? Di ala jod. Kasi nga nung liat. Maria Fe. Hi, Be. Maria Fe. Hey, hi. Parang, parang hindi kayo in love sa kanya. Parang nahiya ka naman magsalita. Mahal mo na ganin mo. Kiligo na muda na. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprovinsya. At maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa ating mga video. At maraming salamat din sa ating mga silent viewers dyan. At sa ating mga kaibigan na nasa ibang bansa. Maraming maraming salamat. At maraming salamat din sa King's Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamox Forte and Panamox Couplet. At shout out muna sa ating mga kaibigan dyan. Kalawiti Ban from Balayan, Batangas. Happy birthday kay Aboy Cortez. Birthday niya February 14. Greetings from Gregorio Bordon of Canada. Shout out po kay Manok Tambayan. Karen Carcasuna from Cebu. Cheryl Tibuso from Quezon City. Angel Talosig Castro from Cagayan. Balubar Family from Calag-Calag, Ayungon, Negros Oriental. Yasmin Gomez from Riyadh, Saudi Arabia. G. Villarasa. Joseph and Angel from Winnipeg, Canada. Romy and Jean from Montreal, Canada. Paulo Torres. John Cuevo from KSA. Glenn and Vet Lazaro from Jeddah. Alan Tamayo from Dammam, Saudi Arabia. And Mr. and Mrs. Alex Manso and Hasmin Manso. Sa mga hindi ko po na shout out na lang po siyong lahat at maraming salamat po. Bye-bye.